Hey, what's up mga idol? Magandang umaga at ngayong araw na to ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-drive ng automatic transmission ng sasakyan. So napakadali lang nito mga idol, simpleng-simple lang po, hindi na natin patatagalin. So, nung una nyo mapapansin mga idol sa automatic transmission ay yung inyong susi, no? Ayan. Bago nyo mabuksan nyo yung sasakyan, pindutin nyo yung open na lock. Ayan. Once na umilaw na, open na yung loob, pwede na kayong pumasok. Ayun na nga mga idol, no? Una nyo gagawin, syempre, pagpasok nyo ng inyong sasakyan, double check nyo yung inyong kapaligiran, syempre. At tapos, inyong seatbelt, ikabit nyo yung inyong seatbelt bago nyo paandarin ang inyong sasakyan for safety purposes. At syempre, kung mapapansin nyo, ang automatic na sasakyan is push button na, no? Ayan, mga idol, yan ang makikita nyo sa inyong ilalim, no? Dalawa lang yung pedal nyan, yung sa accelerator pedal at yung brake pedal. Ito yung brake, yung nasa kanan nyo, at yung nasa kaliwa, yung accelerator. Ibig sabihin, yung accelerator, yan yung aapakan nyo para umandar. Kaya maraming na-aksidente mga idol kasi napagkakapalit nila yan. Imbis na brake ang naapakan nila, accelerator, no? Kaya yan ang unang-una nyong tatandaan pag kayo ay magdadrive. Presence of mind. Kailangan alam nyo kung ano yung inaapakan nyo para iwas diskrasya. Okay, i-start natin yung ating sasakyan, no? So automatic, push button na lang 'yan, no? So pindutin niyo po. Ayan. Nakita niyo mga idol, no? Maandar na po tayo. Yung ating makina, umaandar na rin. Tapos ang ating sa side, ang side natin, makikita niyo puro push button na rin po 'yan. Yung side mirror natin nakatupi. So pindutin lang natin 'to para umunat yung ating side mirror at pumunta sa pwesto niya. Yan, naka-ready na siya at check nyo rin po yung inyong back mirror kung okay na. Yan, kapag okay na, meron din po tayong push button ng aircon. Pindutin nyo na rin yan para medyo lumamig na po yung inyong sasakyan. So, napakadali lang po mga idol ng automatic transmission na sasakyan. Okay? Dito naman po sa ating cambio ay automatic na rin lahat yan mga idol. Pagka tayo ay nakapark, ayan, tapat nyo lang po sa park ang ano, ang inyong cambio, tapos reverse, pagka-trust tayo, yan, neutral, yan. Pag yung number 2 po ay pagpaahon yung kalsada, pwede nyo po siyang ilagay sa 2 para hindi mahirapan yung ating makina, no? Tapos yung ating lock, child's lock, ayan, puro automatic po yan mga idol. So, napakasimple lang po. So, okay mga idol, no, tuturo ko lang sa inyo yung mga nakalagay dito sa manibela natin. No. Ito yung volume ng ating sound system. Tapos, ito po yung panlipat ng mga, ano ba, maglilipat kayo na station ng tugtog. Ayan. Tapos, dito naman po yung ating mga ilaw. Ito naman po yung ating wiper, yan. Wiper natin yan. Tapos ito yung wiper dito. Pag pinate nyo to, sa likod naman. So makikita nyo dito sa ating panel board yung ating speed. Tapos ito yung gasolina, yan. Makikita po yan. Sa reverse naman mga idol, i-reverse tayo, atras, ayan, titingin po tayo sa ating likod. Okay, dandaan lang po. Ayan, umatras tayo. Then, 3D ulit para umabante. Yeah.
Then paghihinto po tayo, lagay lang po natin sa part yung ating cambio. Then so ayun mga idol, no, konting tips lang po tayo, no, bago tayo po magda-drive, eh i-check muna natin yung ating sarili, no. Kaya marami po kasing na-aksidente kasi nga po nagda-drive po sila ng puyat, minsan lasing. Kaya po pagka nag-drive kayo ng puyat or lasing, yung presence of mind nawawala na, eh. Kaya marami pong na-aksidente kasi nga yung utak nila eh medyo balisa, maraming iniisip. Kaya pag nagda-drive po kayo hanggat maaari, iwanan niyo yung problema sa inyong bahay, no? Para yung inyong isip ay nakapokus sa pagda-drive. Kasi pagka once na kayo ay puyat or lasing, may posibilidad na maaari kayong ma-aksidente kasi yung pagiging defensive driver niya ay nawawala na. Kasi para kayong tinatamad na tumingin sa mga side mirror. Ayan, isa pa yan mga idol, no? Kapag nagda-drive po tayo ay huwag po tayo aasa sa side mirror, eh, no? As much as possible, i-clear po natin yung ating paligiran, yung side natin. Pag nakita nyo sa side mirror na walang nasa gilid or ano, check nyo rin yung harap nyo kasi minsan yung mga blind spot natin, wala yan sa side mirror mga idol, eh. Kaya hanggang maaari, tignan nyo muna yung inyong gulong or yung mga gilid nyo kung may mga batang maliliit kasi minsan po, kaya maraming nakaka-aksidente rin kasi nga hindi nila nakikita yung mga batang maliliit na doon na pala sa side. So pag andar doon, nagkakaroon tayo ng aksidente, no? So maraming salamat po at yun lang po mga idol. Sana po ay may natutunan po kayo na konti regarding sa pagdadrive ng automatic transmission. At kung nagustuhan nyo po itong video, i-click nyo po yung like button at syempre paki-subscribe nyo na rin po ako mga idol at syempre yung ating bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. At syempre po hindi po dito nagtatapos yung ating tutorial regarding sa ating pagdadrive ng automatic transmission. At syempre yun din po, tuturuan ko din po kayo ng pagdadrive ng ating motor. So maraming salamat po mga idol. Ako po si Toy Chua. Sana po lagi po tayo mag-iingat at stay safe at huwag po tayong lalabas kung wala naman po tayong kailangan na gawin sa labas, no? Maraming salamat po. Hanggang sa muli po mga idol. Paalam.